unti-unti. Ayan. Habang dinidikit nyo, ayan, unti-unti nyo itutulak yung inyong okay. So, kailangan walang bubbles. Okay. Ayan. Kumusta mga chong? So, today's video, dumating na yung plaka natin. So, ituturo ko ngayon, isishare ko lang yung paano ilagay yung RFID tag. Kung saan sa part ng headlight. According to Republic Act 11235, yung paglalagay ng RFID sticker sa headlight lamp dito sa pakulo ni, alam niyo na, ni Dick. Yeah. Ayan. So, ito yung plate number natin. Malaki lang naman yung lata, pero yung number niya, parehas lang sila ng laki. Yung number niya dun sa old na plate, kung mapapansin niyo yan, parehas lang siya ng sukat ng number, yung lata lang yung pinalaki niya. Okay, ayan. So ikakabit na natin tong ating plaka at RFID tag. The Public Act number 11235. Syempre yung pakulo ni D, kung bakit tayo nagganito pa, di ba? So, siyempre, sino ba namang anong magnanakaw na gagamit ang sarili niyang plaka? Sabi niya, sarili niyang motor. O kumuha man gumamit ng sariling motor, babaguhin siyempre yung plaka na nawaalis. Diba? Ayan. So, dito daw, sa paglalagay nito, siyempre, dapat i-set up muna natin yung ating RFID tag. Muna natin itong ating sticker. Ayan. So, isi-set up muna natin. So, pag-set up nyan is ganito. Babalikta rin nyo. Okay? So, pag nabaliktad nyo na, so, makikita nyo yan. Ayan. May dalawang tupi yan. Ayan. Sa dalawa. Ang gagawin nyong tupi is yung sa gitna. Okay? Ayan. Sa gitna muna ang gagawin nyong tupi. Okay? So, pag natupi nyo na yung ganyan, okay? Ayan. So, ganyan. Tapos, unti-unti nyong itulak pataas. Unti-unti nyong itulak pataas hanggang pumunta dito sa, ayan o, nakita nyo yung guhit na yan. Yung, parang ibig sabihin na, yung continuous line. Okay. So, unti-unti nating itaas. So, make sure na pinunasan nyo yan, ha. Okay. So, pinunasan. Ayan, okay. So, ayan. So, unti-unti nating itaas. Tulak nating pataas. Ayan, okay. Ayan, okay. So, pag naitulak na nating pataas, off. Kapag umabot na dun sa gitna, yung sa pinaka cut-off niya, yung broken lines, so, itutupi naman natin siyang paganyan. Okay. Dun sa gitna kanina, eto, di ba, yan? So, itataas lang natin ganyan. Okay? Okay, yung gitna, okay? Yung gitna. Pagkatapos, tsaka natin itutupi, ididikit sa kanya ng maayos. So, unahin natin sa left, then right. Okay? Okay. Tapos, eto, hatakin nyo lang itong ganito. Ayan, okay? Ayan, oh. Ayan. Ayan, so pag nahahawak niya yan, ayan. Okay? Ayan na. So, balik tayo dun sa pagkakabit ng RFID tag. So, sabi dun sa source sa LPO, dun sa illustration, na nasa binabasa natin is nandun talaga, nandito siya nakalagay. So, dito. Kung saan, hindi siya directly tinatamaan ng headlight beam. Ayan. Okay? So, ito. Ayan, o. Nandito talaga siya.
Ayun. So, binuksan ko yung headlight para makita natin yung beam. Lagay ng RFID tag. So, make sure na nasa kanang part siya ng iyong headlamp. Kung dalawa yung headlight beam mo. Pero kung isa lang, sa baba lang siya ilalagay. Okay? So, since yung NMAX natin is dalawa yung beam, so ilalagay siya dito sa kanang bahagi ng ating headlamp. Kung saan, ilalagay natin siya sa hindi tatamaan nung bato ng ilaw. So, yung bato ng ilaw nandito. Okay? So, yung RFID tag, nakapwesto siya dun sa kanan ng headlamp. Nakatapat sa kasalubong mo. Okay? Nakatapat sa kasalubong mo. Tapos, ilalagay mo siya kung saan hindi tinatamaan ng sinag ng ilaw mo. Okay? So, ilalagay na natin ito. Ilalagay na natin. Okay? So, syempre, pag ganyan ang lagay. Ayan. So, unahin natin dito sa part na to. So, sabi daw, ilagay daw siya kung saan hindi sa dulo. Kailangan close siya dun sa beam nung headlight. Okay? Okay. Close siya. Malapit siya. Ayan. Okay, ayan. Lift na natin siya. So, pagkakabit, ganyan lang siya. Ayan. Okay. Horizontal daw paglalagay. So, sa ating kasi hindi masyadong ano. Ayan. Hindi masyadong dulo. Hindi rin masyadong gitnang gitna. Insakto lang. Okay. Ito nyo naman yung ano. Gawin nyo na lang reference. Kailangan ano. Okay. So, make sure na malinis ang inyong headlight. Yun. Ayan. Unti-unti. Ayan. Habang dinidikit nyo, ayan, unti-unti nyo itutulak yung okay. So, kailangan walang bubbles. Okay. Ayan. Okay, ayan o. Nalagay na natin yung ating RFID tag. Okay, so nalagay na natin. Okay, so ito yung ginawa ko. Yung luma ko, nilagay ko sa ilalim para mas matibay. Ayan, so pampatibay din siya para sa plaka natin. May support. Yun ang gagawin natin. Then, ayan, tinakpan ko muna sa nilinis ko. So, gumamit kayo ng washer para mas matibay. Okay? Salamat. Hanggang dito na lang video natin, mga chong. So, kung may natutunan ka sa video ko, please consider subscribing kung bago ka lang. So, dun sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. RS, ingat kayo lagi.